It's now time for Heart Matters. Share your true-to-life stories of love, wherein hope and healing comes within, on Moments of Love with John Ericsson. Hello and welcome to the Heart Matters portion of Moments of Love, where we feature letter senders who are sharing their love stories. And now we have our letter sender for this week. And here is his letter. Dear John, just call me JR. I am 25 years old from Balagtas, Bulacan. I'm a graduate of BS in Information Technology. I love to listen to love stories. That's why I listen to Moments of Love. I just want to share my experience in life and also my love story, though it's just a very simple story compared to the love stories you read on air. I came from a broken family, John. Parehong naghanap ng kani-kanilang pamilya ang aking mga magulang. Kaya tanging lola o ang lola awring ko lamang ang nakasama ko sa aking buhay at nag-alaga sa akin. Si Lola Awring ang tumayong ama at ina ko. Kaya naman, hindi ako nakaranas ng inggit sa mga taong may kumpletong pamilya. Hindi man ako lumaki ng tondo, lumaki naman ako sa pamilyang walang ibang ginawa kundi ang mag-away ng mag-away. Laging sinasabi ng lola ko noon na huwag akong tutulad sa mga tito at tita ko. Aaminin ko, John, malungkot ang aking buhay dahil sa pangungulila ko. Pero kahit na ganoon ang mga naranasan ko, John, hindi pa rin ako nakalimot sa Panginoon. I'm a friendly person, that's why I have so many friends sa school, sa work, at dito sa aming lugar. Madali akong makapag-adjust, kaya hindi rin ako nahihirapang makisalamuha sa mga taong hindi ko kakilala. That's why I am proud to say na kahit maraming kakulangan at problema sa aking buhay, ay masayahin pa rin ako at napapasaya ko rin ang aking mga kaibigan. Ganoon ako, John. Dinadaan ko na lamang sa pagtawa ang lahat. Lalo ka lang kasing may stress if you continue thinking of your problems in life. At saka ayoko naman na mag-alala pa ang mga taong nagmamahal sa akin. At my age, I never blame God kung bakit naranasan ko ang ganito mula pa sa pagkabata hanggang ngayon. Naisip ko na siguro God wants to make me strong sa mga nararanasan ko. Or maybe He has another plan for me. Galing ako sa mababang antas ng buhay dyan, kaya naman lahat ng pinagpaguran ko at na-achieve ko ay hinding-hindi ko ipinagmalaki. For me, if you really want to be appreciated, just stay being humble. Hayaan mong sila ang makapag-appreciate sa mga nakikita nila sa'yo. Dahil ang pag-appreciate ng tao ay hindi hinihingi kundi kusang ibinibigay. Lalo na kung deserving ang isang tao. Kung may naging madilim man sa ating buhay, I'm sure may liwanag din namang darating. Maraming mga tao ang tumutulong sa akin para makamit ko ang pinakaasam kong pangarap. Kaya naman nangako ako sa aking sarili na darating ang araw, babawi din ako sa kanila. Hindi man sa paraan na katulad ng ginawa nila sa akin, kundi sa paraan na alam ko at kaya kong gawin. Since high school hanggang gumraduate ako, John, never pa akong nagkaroon ng karelasyon. They thought that I'm a gay, kaya hindi ako nagkaroon ng girlfriend. Well,
sadyang hindi pa talaga ako nai-love. Kaya hanggang crush lang ako noon, John. Marami din akong nakasamang mga magagandang babae. At marami ding babae ang nakapagpa-impress sa akin. Pero hindi ko talaga magawa ang magkagusto sa kanila o manligaw man lang. Siguro hindi pa yon ang tamang panahon para magmahal ako sa isang babae. I know na darating din ako sa ganoong sitwasyon. Pero sa paglipas ng panahon, hindi ko rin inaasahan na may mararamdaman akong kakaiba sa aking sarili. I had this friend John, siya si Patricia, masipag, mabait, mapagbigay, at matulungin. Madalas siya ang takbuhan ko kapag may problema ako. Handa rin siyang tumulong sa akin. May mga times na pinagkakamalan kaming dalawa na magnobyo. Pero that time, never kong inisip na pwedeng maging magnobyo kami. We are always together. Sa work, kapag kumakain, at kapag nagpupunta kami sa mall. I admit na crush ko siya. Pero nawalan din ito ng saysay since nagka-boyfriend siya. John, sometimes nakakaramdam din ako ng selos sa tuwing nagkukwento siya tungkol sa mga nangyayaring maganda sa kanila ng kanyang boyfriend. Sometimes, John, hindi ko maiwasan ang makaramdam din ng kaunting kirot sa aking puso, lalo na sa tuwing nakakalimutan niya ako dahil abala siya sa kanyang boyfriend. I'm afraid to fly, and I don't know why. I'm jealous of the people who are not afraid to die. It's just that I recall back when I was small. Someone promised that they'd catch me, and then they let me fall. And now I'm falling, falling fast again. Why do I always take a fall when I fall in love? I don't understand myself, John. Because sometimes, nakakaramdam din ako ng pagsisisi kung bakit hindi ko man lang sinubukan na manligaw sa kanya. But I guess, mabuti na rin yon. At least, hindi masisira ang pagkakaibigan namin. Pero habang tumatagal, John, nagbabago si Patricia. Naging sensitive na siya. Kung noon hindi siya napipikon sa mga biro ko sa kanya, ngayon halos away niya na ako. Ang laki ng pinagbago sa friendship namin, John. Hindi nagtagal, tuluyan nang nawala ang friendship namin ni Patricia. Mula pa noong time na kailangan ko siya. Instead na damayan niya ako sa mga problema ko at intindihin, lalo pa niyang pinasama ang loob ko. Biglang nawala na parabang bula ang pagkakaibigan namin. Kung noon, matalik na magkaibigan kami. Ngayon naman, matalik na magkaaway na kami. Lagi kami nagkikita sa work pero hindi kami nagkikibuan. Siguro bawat isa sa amin ay naghihintay kung sino ang unang mag-a-approach. Di bali nang tawagin akong ma-pride, pero hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa isang bagay na alam kong wala naman akong kasalanan. After a year ng pagiging bitter namin sa isa't isa, hindi ko inaasahan na unti-unti rin pala kaming magkakabati. Akala ko noon ay hindi na may babalik pa ang dati. But since nagkahiwalay sila ng kanyang boyfriend, unti-unti niyang nakikita
ang pagkakamali na nagawa niya noon. Sa tagal ng panahon, noon pa lang siya humingi ng tawad sa akin. At dahil sincere naman siya sa kanyang pagbabago, agad ko siyang napatawad. Then, we started our friendship again, na para bang walang nangyari. After a month, naglakas loob na ako na ipagtapat sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko. At dahil hindi niya inaasahan na sasabihin ko sa kanya ang bagay na yon, wala siyang nagawa kundi ang tawanan lang ako. She said to me na matapos daw ng mga nagawa niya sa akin, bakit mahal ko pa rin daw siya hanggang ngayon? Then I said, of course, dahil mahal na mahal ko siya at ayokong mawala siya sa buhay ko. I tried to ask her kung may pag-asa ba ako sa kanya o wala. Pero wala siyang naisagot sa akin dyan, kundi ang sabihing, hindi ko pa alam. Understand na hindi madali para sa kanya na magmahal ng iba dyan. Lalo na sariwa pa sa isipan niya ang mga nangyari sa kanila ng kanyang boyfriend. I thought darating ang araw na magkakagusto rin siya sa akin, na mamahalin din niya ako katulad ng pagmamahal na ipinapakita ko sa kanya. Naging masaya naman ako sa piling niya. Nakumpleto niya ang buhay ko at binigyang halaga ang bawat segundo na magkasama kaming dalawa. Pero ang lahat ng yon dyan ay wala palang katotohanan. Dahil habang hinaayaan niya akong patuloy na mahulog sa kanya at magpakatanga sa kanya, hindi ko alam na meron na pala siyang bagong minamahal. Hindi ko naman ipinagpipilita ng sarili ko na mahalin niya rin ako dyan. Pero wala akong kaalam-alam na meron na pala siyang ibang minamahal. Naisip ko rin na bakit nga naman ako aasa sa mga sinasabi niya, gayong wala naman siyang ipinangako at wala rin siyang direktang sinabi tungkol sa nararamdaman ko sa kanya. Dyan, habang ako naman ay masayang nagkukwento sa aking mga friends tungkol sa mga magagandang nangyayari sa aming dalawa, ako naman ay walang kaalam-alam na alam na pala nila ang tungkol sa bago niyang minamahal. Okay lang sana sa akin dyan kung sinabi niya kaagad ang tungkol doon noong una pa lang, para hindi na ako umasa pa dahil wala naman pala akong inaasahan. Napaso ako doon dyan. Ilang beses ko rin siyang tinanong kung dapat ko pang ipagpatuloy ang panliligaw ko sa kanya. Pero wala naman siyang sinabi.
Naawa tuloy ako sa sarili ko. Wala na nga akong sariling pamilya. Ganito pa ang nangyayari sa akin. Madalang na nga lang akong magkagusto sa isang babae, tapos mabibigo pa rin ako. May kamalasan yata ako pagdating sa babae dyan. Kasalanan ko ba kung ganito ang nararamdaman ko? Masakit din para sa akin ang ginawa ni Patricia. Masasabi ko rin siguro na niloko niya ako. At sa bawat oras na naiisip ko ang ginawa niya sa akin, hindi ko maiwasan ang sumama ang loob sa ginawa niya. Nagkamali ako, pero hindi ko rin siya pwedeng sisihin dahil hindi naman naging kami at wala rin siyang pinangako sa akin. Naging masakit lang sa akin ang nangyari dahil bihira ko lang maramdaman ang ganito sa isang babae. Kaya nangarap din ako at umasa na someday magiging happy din ako. Pero nabigo pa rin ako. To tell you honestly, John, ilang gabi ko ring iniyakan ang mga nangyari. Ilang beses din akong humingi ng payo sa iba kong mga kaibigan. Pero hindi ko masunod ang kanilang mga payo. Nalulungkot pa rin ako sa kabiguan ko. Sinasabi ko nga sa sarili ko, ganoon ba talaga ako katanga para hindi ko makayanan na pakawalan siya? Parang hanggang ngayon, gusto ko pa rin na maghintay sa kanya. Yan ang mga bagay na sumasagi sa isipan ko dyan. 2 months later, hindi pa rin ako nakarecover sa mga nangyari. Hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na darating ang araw at matututunan din niya akong mahalin. Pero habang lumilipas ang mga araw, naisip ko na maghanap na lang ako ng ibang babaeng mamahalin ko. So I decided to find another girl at para na rin makalimutan ko siya. And eventually, nagkaroon nga ako ng girlfriend at yun ay si Charm. Jan, ayokong maging panakibuta si Charm. Lalo na ramdam ko na mahal ko pa rin si Patricia. Pero kailangan baka sakaling matutunan ko rin siyang mahalin. Pero batid ko pa rin na parang mali ito at unfair ito para kay Charm. Kaya minsan, nagigilty rin ako. Madalas pa rin akong makaramdam ng kirot dito sa aking puso hanggang ngayon, John. Lalo na, every time na nakikita ko silang magkasama, hindi ko maiwasan na makaramdam ng selos. I know I don't have the right to get jealous at wala rin akong karapatan para magalit.
ang sakit lang isipin na habang masaya sila, ako naman ay lungkot na lungkot. Dati kasi kaming close ni Patricia at sweet na sweet sa isa't isa, kaya nanghihinayang ako. Pero alam ko na wala na akong magagawa pa. Sa ngayon, John, pinipilit ko na lamang na kalimutan si Patricia at tanggapin ang katotohanan na maaaring hindi nga kami ang para sa isa't isa. Ang akala ko noon ay magkakaroon ng happy ending ang aking love story, pero hindi rin pala. Matututunan ko rin na tanggapin na wala na siya sa aking buhay. Dahil kung patuloy akong aasa sa kanya, baka hindi na ako makapag-move on kahit kailan. Kaya sinisikap ko na lamang na mahalin si Charm katulad ng pagmamahal ko kay Patricia. Umaasa ako na sana ay matupad kong lahat ito para magkaroon ako ng katahimikan dito sa aking puso. I know, hindi ito madali, pero sisikapin ko dahil alam ko ito lamang ang paraan para makapagpatuloy ako sa aking buhay at matupad ko ang iba ko pang mga pangarap. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, John. Alam kong napakasimple lamang ng aking kwento compared sa mga love stories na binabasa mo from your listeners and viewers. Gayunpaman, sana ay mabasa nyo ang aking sulat. Dahil bukod sa hilig ko talaga ang makinig ng mga love stories, ay mismong kwento ko pa ang marinig ko sa radyo. And I wish na sana ma-inspire pa ako na tanggapin kung anong meron ako ngayon. More power po sa Moments of Love. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. JR. Here I am alone in this empty room. And let my mind just fly me to the end. Those of you still linger in my memory. Wonder why my life is not that fair. Those memories of you, the joy and all the laughter, the love that we've been through. Oh, I can't believe you're gone. I don't want to remember the things we used to do, all the things that remind me of. Songs we used to sing, 'cause I don't feel the pain in my heart. Talking to myself for reasons I can find, finding out why everything went wrong. Falling down my cheeks that I've been trying to hold. I just don't know if I can still go on. I wanted you to stay. The tears began to show. You said you care for me, but then you have to go.